Hello, hello. Magandang hapon po sa inyo lahat mula rito sa Cyprus. Binabati ko po kayo na isang magandang hapon. At sana kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Huwag po sana kayo magsasawang manood sa aking YouTube channel. At nais ko po sanang kunin ang pagkakataong ito upang magpasalamat sa mga taong nanood sa aking channel kahapon. Nag-premiere po ako kahapon. At naging successful naman po yung aking first premiere. At nais ko rin po sanang pasalamatan yung taong tumulong sa akin at sumuporta. Nagbigay ng suporta upang matuloy ang aking premiere kahapon. So di ko na po babanggitin ang pangalan ninyo. Alam nyo na po kung sino kayo. So ito po. Tayo po yung nagbabalik ngayon para sa pagluluto ng souvlaki o yung barbecue. Ang tawag po nila rito sa Greek ay hero. Dahil baboy, hero. Tapos ang souvlaki, ibig sabihin ay barbecue. So tayo po ngayon ay magluluto ng barbecue. Pork barbecue. Ayan mga guys. Kahapon mga guys, kinagagal akong ibalita sa inyo dahil kahapon nga po, 'di ba, gano ko ng swab test kasama 'yan sa sa blinag ko kahapon. Tutuwa po ako dahil ako po ay naging negative ang result. So, out of 400 mga guys dito sa lugar namin, meron daw ayon doon sa mga kasama namin na mga na Pilipino dito na nagpa-test din kahapon, meron daw na detect na 11. So out of 400 may 11 positive case kami rito sa lugar namin. So meaning to say for 400 divided to 11, so every 36.6 na katao merong isa na positive sa amin dito sa lugar namin. So sa ngayon mga guys, dedikado ang kalagayan namin dito ngayon dahil lumalamig na, palamig na ng palamig ang klima. So eto, doble ingat po kami ngayon mga guys. Pag lumalabas kami, may mga mask kami. At kapag pumapasok kami sa supermarket, meron kaming gloves na ginagamit. Tapos panayang spray. So, yung mga alcohol, ayan, dapat hindi nawawala yan. So ito mga guys, ready na ang ating pork barbecue. Mamaya maya isasalang ko na po siya. So ito mga guys, so para po sa inyong kaalaman kung paano kumain ng barbecue itong mga Greek dito, Cypriot. Ang way ng pagkain po nila ng barbecue is mayroon silang pita. Ito, pita. Pita bread. Pag naluto na yung barbecue, ipapaano ko ito doon, igigrill ko ito, bibiyakin nila sa gitna, ipapalaman nila yung karne. Tapos, meron itong mga kasamang kamatis. Ito mga guys, para alam ninyo, kamatis, cucumber, parsley, tapos yung lemon. Yan, ganyan sila kumain ng barbecue dito mga guys. Simple lang ang barbecue nila rito. Hindi sila mahilig maglalagay ng kung ano-anong ricado. Yan lang, ganyan po ang way ng kanilang rito, pagkain sa barbecue. Simple lang. Sa atin, ang daming marinade, kung ano-ano. Sa kanila, simple lang. Kung baka sa yung pinaka basic lang. Kadalasan ng namin dito is pinangtitimpla rito is asin tsaka paminta. Oo. To, hindi sila mahilig maglagay ng kung ano-ano mga preservatives sa alati. Alati, ibig sabihin niya salt. Yan, tapos ito mabrum pepperi, ang tawag nila rito, black pepper sa English. Ah, medyo mayroon na rin po tayo ngayon ng konting Greek. Dahil sa ilang taon na rin tayong
mapasok dito, nasa 8 years na kami. So ito, konting ano na lang, malapit na kami maging ano dito, tawag dito, bihasa sa pagsasalita ng Greek. So samahan nyo ako sa pagluluto, mga guys. Huwag kayong bibitaw hanggang sa matapos ang ating pagluluto. Kaya bukod dito, meron pa ho akong lulutuing spare ribs ang tawag dyan eh, sa English eh. Sa kanila, cotoletes. Ito yung sa ano ng ano, baboy. Ribs, tadyang. So, ito ang mga lulutuin natin today. At sana, samahan nyo ako hanggang sa matapos ang ating pagluluto. Ayan mga guys. So, ito, medyo marami-rami ito. Mga around 4 kilos yata itong aking tinutuhog eh. Ayan. 4 kilos. Ayan. Ready na yung aking charcoal, yung aking uling. Dali lang ho, at mamaya-maya tapusin ko lang ito. Pag napuno ko na ito, start ko na yung aking machine, yung aking makina, yung aking conveyor. Paikutin ko na. At isasalang ko na ito mamaya-maya. So kukunin ko lang, pa-anin ko lang ito. So, ito mga guys, ready na yung ating uling. Ayan. Kakalat natin siya. Kakalat-kalat natin siya. Kakalat-kalatin natin. Ayan. Ayan. Dito natin ilalagay yung ano, yung barbecue. Tapos dito yung spare ribs. Okay, mga tadyang ng baboy. Diyan ko ihawin. Tap. Bubuksan ko na yung aking yan, conveyor, para iikot na siya. Ito mga guys, yan, umiikot na siya. So ilalagay ko na yun mamaya maya. Okay, igot lamang ko at ating isasalang na ang ating pork barbecue. Yan. Okay. Ayan mga guys, naisalang ko na yung ating barbecue. So paano yan, hanggang sa susunod muli. Papasalamat po ulit ako sa mga taong nanood ng aking premieres sa channel kahapon. Successful po yung ating ginawang premiere at humingi po ako ng konting dispensa dahil po yung bandang huli nagkaroon ng konting inconvenience yung ano, yung video. So ako po humingi ng konting pasensya. So hanggang dito na lang po. Magandang hapon po sa inyo lahat at mabuhay tayong lahat. So eto mga guys, nilagay na natin ang ating pork barbecue. Yan. Paikot na natin sa ating machine. Okay. So ito po mga guys, para sa inyong kalaman, yung mga ganitong klaseng lutuin, ito ay pumapalo po lamang ito ng 45 minutes. Hindi siya dapat abutin ng isang oras. Kasi pag inabot ng isang oras yan, pangit na, sunog na yan, hindi na nila gusto. So ito po yung ating cotoletes o yung ating spare ribs. Ayan po. Ayan. So ito, pwede ko na siyang lagyan ngayon ng asin. Uwawisikan ko na siya ng asin mga guys. Alright. Saka ito. Ayan. Asin. Asin for life. Ayan, para karoon ng lasa ang karne.
alam. Hindi sila naglalagay ng ibang ano rito mga guys. Pag sila nagluluto, asin lang siya na paminta. Basic ang kanila, natural. All natural ang kanilang ano way ng pagluluto rito karamihan. Bihirang-bihira po silang maglagay ng mga kagaya ng mga preservatives o ibang pampalasa, spices na mga ingredients. Bihira po, hindi na masarap sa kanila yon. Kasi ang katwiran nila, hindi mo na malalasaan yung lasa ng karne kapag marami kang inilagay na ingredients. Yan ang kanilang ano rito, paniniwala. So yung sarap daw ng karne, hindi mo na malalasahan kapag nilagyan mo ng iba't ibang klase ng pampasarap. Yung mga ricado. Yan, mga preservatives. Spices. Ah, ganyan, hindi sila naniniwala dyan na mas masarap ang luto na pag maraming ano, ingredients, maraming mga ano, palamuti, mas masarap. Kanila hindi. Mas natural, mas masarap para sa kanila. Feel na feel mo daw ang pagkain ng karne. Pagka natural lang lahat. Ayan mga guys. So, ipapakita ko naman ngayon yung mga ibang ano, ilalagay nila. Ito, ipapalaman nila ito mga guys. Babalik natin sa ano, ha? Ito. Ayan. Kamatis. Lemon. Parsley. Tapos cucumber o yung pipino. Yan, talagang healthy food talaga sila rito. Natural. Natural is always the best, sabi nga nila. Nobody beats the natural, sabi nila. Yan ang katwiran ng amo ko rito, ng aking employer, rather. So ito. Tama guys, oh. Maano na rito sa amin, malamig na. Kaya delikado na pagdating sa ano, by December, dumadami na yung ano, cases ng COVID dito sa amin. Kaya panay na ano ng ano, gobyerno nila rito ng test. Pero sabi naman nila, malapit na yung aming laglag pa. Ito mo nga naman o. Laglag pa yung ano, ibang spare ribs natin. Yan. Kaya dito puro hugas kamay, spray ng alcohol, disinfectant. Kapag may bagong ano, delivery, spray. Yan. Tapos kapag may bagong ano, bagong tao o bisita, pinagmamask nila. Ganyan kahigpit ang employer ko dito, mga selan. Ayan po. Ayan o. Ayan o. Spray namin. Alcohol yan mga guys. Mayroon mo kaming aerosol para dun sa lamok. Langaw. Ayan o. Puro na lang spray kami ng spray dito. Ayan o. Puro gel. Ayan o. Ayan. Ayan. Kaming mga ano rito ngayon. Kaano ang sitwasyon namin. Nagbabantayan kami kung sino ang may mga ano, alanganing health condition pagdating sa COVID. Lahat aware. Ayan o. Kaya ang kagandaan lang kasi dito sa kanila mga guys, yung gobyerno masigasig sa ano ng ano, pagpupush ng ano sa mga awareness ng COVID. Mahigpit sila. Kasi nga, iniingatan nila kasi ang population nila rito mga guys is ano lang sila, 1 million lang mahigit, 1.1 o 1.2 ang mga ano nila rito, kasama na kami. Mga foreign workers na galing sa iba't ibang bansa, mga iba't ibang ano, lahi. Kaya ganun lang ang pag-iingat nila mga guys. Mamaya-maya, pagkano, papakita ko sa inyo ang finished product na niyan, mga guys. So, ito.
Yan ang sinabi ko po sa inyo kanina. Ako po'y nagpapasalamat doon sa mga nanood ng aking video premiere kaninang umaga, alas 6 ng umaga dito sa amin, at doon sa mga taong sumuporta sa akin upang maging successful yung premiere ng aking video. Yan, hindi ko na paabanggitin yung mga pangalan ng mga support, sumuporta sa akin, dahil alam niyo naman kung sino kayo. Mahirap na. Ayan. Sana po huwag kayong magsawa na sumuporta at suportahan ng aking channel. Isikapin po nating ipakita sa inyo. At isikapin natin mapaganda pa ang ating pagkukuha ng mga videos. Ganun lang po talaga sa mga baguhang kagaya ko. Saan ba't matututo rin naman ako eh. Ganyan po talaga, di ho ba? Kaya, kung mayroong mang konting inconvenience doon sa last na premiere natin, ako po yung umihingi ng pasensya ulit. Okay? Ayan. Okay, so ito na mga guys, ito na ang completion, ito na ang ating finished product. Ito na po ang ating pork barbecue o yung tinatawag na Hero Souvlaki. Yan. Ayan po yung ating finished product. At ito naman ay yung ating spare ribs o yung cotoletes. Yan, pork cotoletes. Yan, spare ribs po yan. Pork spare. Yan mga guys, sarap ba yan. So sana po maibigan ninyo ang ating ginawang pagluluto ngayon. So ang pinaka natin dito ngayon, ang ating pinaka tawag dito, catch na lesson na makukuha natin is natural is always number one. Yeah. Yeah. Pag kumain tayo ng mga natural na pagkain, mga guys, healthy ang ating katawan. Walang halong preservatives. Natural na natural. Yan. Kung baga, ang kakainin mo ay karne. Hindi kung ano-anong mga klase ng pampalasa. Yan mga guys, paminta lang tsaka asin. Ganyan sila magluto rito dahil ang katwiran nga nila, natural is always the best. So hanggang dito na lang po ulit. God willing, magkita-kita po ulit tayo sa susunod na mga araw sa para sa mga bagong videos na aking i-upload muli. Hanggang sa muli po, maraming salamat at wala na po, huwag ko sana kayong magsasawang manood sa aking YouTube channel. So hanggang sa muli po, maraming pong salamat. Magandang gabi sa inyong lahat.